Congratulations, ka-sideline! At mukhang may bago kang kambing. Ang problema, pagkalipas ng ilang oras ay mukhang di naman inintindi ng inahin mo ang bagong silang na kambing at namatay ito kalaunan. Ang buong akala mo, tapos na ang lungkot at problema mo. Pagkatapos ng isa o dalawang araw, napansin mong napakalungkot ng inahin mo. Nakataas ang likod nito, walang ganang kumain, at mayroon din parang nana na lumalabas sa ari nito. Ano kaya ang nangyari ka sideline? Ating tukuyin ang sitwasyon ng kambing mo. Kaya naman ka sideline, ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe na dito sa ating channel na sideline.ph. I-follow at i-message nyo rin kami sa aming Facebook page na sideline.pinas, sa aming SHOPEE na Mang K Agriventures, at join na sa ating official Facebook group na Kamali. Iba-iba ang dahilan kung bakit nagka-infection ang alaga mong kambing. Minsan, nagkaka-infection pa nga dahil lang sa mas mahabang panahon ng paghilap at walang mailabas na anak. Posible din naman na tinamaan ng bakterya ang inyong inahin habang ito ay nagbubuntis at nagtuloy ito sa pagkalaglag. Base sa aming experience, may mga secondary infections na hindi natin makontrol dahil sa buntis ang kambing at hindi tayo makagamit ng antibiotics. Ang resulta, pagkalaglag ng kambing at kadalasan ay pwedeng magresulta ng infection sa uterus na kung tawagin ay metritis. Iyan ang malamang na tanong ninyo kung nakita niyong pasabit-sabit ang placenta o inunan ng kambing ninyo pagkatapos nitong manganak. Ka-sideline, pwede bang hilain ito o hindi? Ang suggestion namin, huwag po mga ka-sideline. Kapag kasi hinila mo ang inunan na yan ay pwedeng malagot at may maiwan sa uterus ng inahin. At yung naiwan na yon ang pwedeng maging dahilan ng infection sa inyong kambing. Salamat at shoutout po kay Gurey Zuki para sa kanyang tanong at picture. Hindi dahil wala kang nakitang inunan sa lugar kung saan nanganak ang kambing mo, ay pwede mo nang sabihin na naiwan ang placenta sa loob. Pwede kasing kinain ng inahin mo ang placenta, at pwede rin namang may mga asong gumagala ang kumain ng placenta. Ang suggestion namin ka-sideline ay tutukan na lang ang kambing kung magbabago ang pakiramdam nito. Isa hanggang tatlong araw pagkatapos manganak ng kambing mo, kung napansin mo na ang mga clinical symptoms katulad ng mga sumusunod, ay pwede mo nang ipagpalagay na may metritis ang kambing mo. Hindi pag-alalay o pagpapasuso ng inahin sa mga anak nito. May nana na lumalabas sa ari ng inahing kambing. Malamyang pagkilos, pagtaas ng likod o simptomas ng lagnat. Una sa lahat, kailangan niyong palakasin ang inahin niyo lalo na kung hindi na ito kumakain. Importante ang tubig kaya pagtiyagaang i-drench o i-stomach tube ang inyong kambing ng electrolytes sa panahong ayaw na itong kumain at uminom. Sa farm, sinisigurado naming walang natirang placenta o inunan sa loob at gagamitan namin ng ILUALCIN para mailabas ang anumang natira sa loob ng inahin. Ang ILUALCIN ay gamit pampahilab. Nagbibigay lang kami ng 1 to 2 ml ng ILUALCIN sa kambing. FYI mga ka-sideline, ginagamit din ang ILUALCIN kapag kaunti ang gatas ng inahin o milk letdown kung tawagin. Kapag pagpapababa ng gatas ang gustong gawin, kaunti lang dapat ang ibigay na ILUALCIN. Warning lang mga ka-sideline, sumangguni lagi sa ating vet sa mga gamot na pampahilab.
Kapag nasobrahan ang dami ng naibigay niyong pampahilab, ay maaring magka-prolapse. At lalong madadagdagan ang inyong problema. Ang prolapse ay paglabas ng parte ng ari ng kambing sa labas, katulad ng nasa picture na ito. Magbigay ng antibiotics kamukha ng Oxyvet LA pagkatapos ng 3 oras pagkabigay ng ilualcin. Importanteng patapusin muna ang epekto ng oxytocin bago magbigay ng anumang antibiotics. Ka-sideline, magbigay ng antibiotics pagkalipas ng 3 oras at mahigit kapag gumamit tayo ng gamot na pampahilab. Sideline, huwag kakalimutang bisitahin lagi ang inyong inahin na may sakit. Lagi natin tukuyin kung paano natin mapapaigi ang sitwasyon ng may sakit na inahin. Panatilihin nating malulusog at malalakas ang ating mga kambing, kumpletuhin na natin ang ating mga gamot. Nais po namin i-shout out ang ating mga ka-sideline na patuloy sa pagtangkilik at pagtitiwala sa ating SHOPEE na Mang KA-Agriventures. Shout out po kina Rodrigo Mamaril Jr., Janet Nimuan, Mary Jane Bahong, Efren John Agapito, Elizer Laporga, Madeline Rubio, Julian De La Cruz, Bernard Quito Bado, Joseph Acacio, Linda Baniel, Josel Ordonez, Marlon David, Jacob Andre Barnido, Tirso Polilien, Hera Tibi, Rex Utrera, Margarita Frias, Alvin David, Gary Garcia, John Lindon Belarmino, Ives Orense, J.R. De Los Reyes, Dominic Hipulan, Anthony Tarnate III, Dayan Digna Balanag at Jerry Ortay. Mag-subscribe na dito sa ating channel na sideline.ph para tuloy-tuloy ang ating pag-asenso. Ito po ang inyong lingkod at ka-sideline na si Aga kasama si Mang K para sa sideline.ph. Kita-kits sa susunod na episode, ka-sideline!